back to my channel. This is Zam. Hi people. So as promised, gagawa kami ng video of what's in my bag. So actually, dapat pagsasamahin ko na yung what's in my bag at yung isa naman is what's in my baby's bag. So dapat pagsasamahin ko na siya. Pero masyado yatang mahaba kung pagsasamahin ko. So yeah, naka-impake na ako. Kasi nga, October 11, magbibigay ako ng birth. And then, baka anytime by this week. Kasi sumasakit talaga yung chan ko. And tomorrow, may check-up kami. Para malaman kung ano yun. So, ito na nga. Let's start off right now. So, ito na nga. I just have here a diaper bag. Yung modern diaper bag. So, we just got this in the marketplace for $35. Kasi kung bibili kami ng brand new from Carter's, ay napakamahal niya. At mas convenient pa sa akin to kasi backpack siya. So, let me just talk about this bag. So, wala naman siyang brand. Chinese nga siya kung tutusin. So, it doesn't mind kasi the quality is still good. The zippers are perfect. And yung tela ng bag niya is good. So, ito may parang buckle siya dito. Yeah. Naka-close siyang ganyan. God bless you, Asher. So, yan. Para hindi siya nahihiwalay. Pero tinatanggal ko na nga siya kasi nga, ire-ready ko siya. And then, just a simple knapsack. Oh, hindi ko mabalik. Just a simple knapsack. Ayan siya. So, adjustable siyang ganyan. Actually, may black to, may purple. And kinuha namin yung gray. And then, yan. 1, 2, 3, 4, 5 zippers. And then, 1, 2 pockets. Tapos, ito, may dalawa siyang ganito. Hindi ko alam kung may kasama siyang stroller na hook. Pero wala naman siya nakalagay. So, bibilin pa ata yun. So, ito siya. Para pag may stroller, ayun. Sasabit mo lang siya dun sa handle ng stroller mo. So, let's go ahead and discover first what are on the side pocket. So, ayan, may dalawa siyang side pocket. So, nilagay ko dito yung wipes kasi dito naman talaga yung wipes. So, ayan, may opening siyang ganyan. Pag bit-bit mo siya, pwede mo rin open yung wipes at hihilahin mo lang. So, I got one here. So, the Pampers wipes. So, ayan. Nilagay ko na siya dito para accessible at madali siyang kunin. Panigurado kailangan yan. And then on the other side is the baby's towel. Kasi for sure hihingin agad to doon para mabilis din siyang kunin. So actually kay Asher to. Yan. Diba? May hood lang siyang ganyan. Tapos, ayan. Babalot mo siya. Tapos dito yung sa feet niya. So ititiklo po na siya ulit. Para mamaya hindi na ako mahirapan. So, ayan. And then, after that, now we are proceeding on this zipper. Ito, dito. So, hindi ko maalala kung may nilagay ba ako dito or wala. Let me just check. Ah, wala akong nilagay dun sa front zipper. So, dito na tayo sa second zipper. Ito siya. So, actually, dito sa nakalagay dito, bottles dapat. Pero hindi kasha yung bottles. Kailangan small neck bottles lang siya. So, ito yung sa breast pump. Ayan. May cover siyang ganyan from Even Flow. Na-wash ko na yan and sterilize na rin siya. And then, yung dalawa nilagay ko dito, yung tinatawag nilang franela. Yung may hood na ganun, tapos ibabalot mo siya. And then, I have here the baby essential. So, I have here the baby oil. Tapos, hand sanitizer, kung if ever. Tapos, ayan, yung cotton touch kasi siya yung maliit at hindi naman kami magtatagal sa hospital hopefully, and yung lotion, and yun, lotion, body wash, tapos ito yung brush niya kung sabi kailangan, and also I brought the Penaten diaper rush cream ba? Yeah, cream yun siya. Tapos yan, wala nang iba nakalagay dito pero ganyan siya, 3 bottles. So, ito try ko siya next time kung hindi bulky yung nasa loob. Na-try ko ilagay yung bottles dito kasi insulated siya. So, maganda. Sana kung dyan yung bottles, kung mainit yung
water, di ba? So, i-close ko na siya. Hindi ko na nilabas totally. Dito tayo ngayon sa malaking zipper. Ito, panigurado. Ilalabas ko siya. So, since hindi nga kasha yung bottles, ito yung bottles niya. Ayan siya, malaki. Wash and sterilize na rin. Yung Tommy Pippi, yung pinakita ko sa inyo dun sa baby stuff. Dun sa video ko. So, ayan. Na-open ko na. Ayan. Maganda yung nipples niya. Tapos, yun na sa loob talaga i-stay ko siya para slow lang yung flow dun sa baby. Kasi, ang kaya ako magdadala ng bottle. Kasi kung hindi maglalatch yung baby agad. Kasi ganun yung naging problem kay Asher noon. Pinabili kami ng bottle. Tapos, pinayagan na sa hospital or pinuslit namin. Hindi ko alam eh. Basta sila yung nagpasok ng bottle. Tapos, pinid siya. Force feeding siya. Kasi ayaw niya pang sumipsip sa akin. And then, ayun nga. Diba sabi ko nga, ito yung even flow na yung sa ating breast pump. So, ito siya. May takip siyang ganyan. Wash and sterilize na rin. Again. So, from even flow, yung kapartner mo. So, yan. So, kasi hindi ko alam kung paano itasabit ko nakakaiit. Ayun, ilalabas ko lang itong ganyan. Tapos, screw ko siya. Like this. And then, hindi ko alam. Nasira ko ba? Char, hindi. May kinakabitan siya dito. Walay no. Basta nasa manual naman to. So, titignan. Ay, ayun! Ganito pala siya. Ayan. Ayan. So, ipapump. Ganyan. Ganyan siya. So, ayan. Lalagay ko muna dito. And then, I brought newborn diapers. 12 pieces siya. Ayan. So, this one is the Pampers. Ayan. 6 pieces on the side. Ay, oo nga pala. Papakita ko sa inyo yung loob mo. So, may pockets siyang ganyan. Ayan. May pockets. Ayan. Dito yung diaper. 6 and 6. So, actually, ang kinaganda pala nito, ito. May bakal siyang ganyan. So, na-open wide siya talaga. May bakal siya dito. Mapifil mo. And then, ang dinadala kong damit. First is the blanket. So, ito siya. Blanket siyang ganyan. So, tiklop-tiklop din pag may time agad para mamaya balik na nang balik sa bag. Tapos, ito yung damit. I don't know kung ito ipapasuot kapag lumabas na siya. So, fleece to. Same with the blanket mo. Insert blanket mo. Ewan ko kung anong tawag. Basta blanket yun eh. Hindi siya damit. So, ayan, fleece. Tapos, ito rin. Another fleece. White one with gray. And, hippo ba to? Oh, tama. Hippo. So, ayan. Second clothes. Kasi, maigi na yung maraming damit kesa naman sa kulang. Para dun sa baby. And then, next is, eto. Meron akong gantong tela. Yung parang corduroy. So, white din siya. Sabi ko sa inyo, mahilig ako sa white. Lalo na pagdating sa baby. Kasi, malinis tignan at alam naman natin bagong labas siya. So, ayan. Mas maganda tingnan sa isang baby na naka-white. Pure. Tapos, another one. So, regular cotton lang siya. Ayan. White din. Tapos may blue na ganyan. Puro white. Nakakatuwa. So, ayan. Tiklop-tiklop lang. Pat may time. Ayan. So, next, meron pa ako isa dito. So, para siya yung, hindi ko alam kung yung tela to eh. Pero, parang may yung magaspang. Yung white siya. Ang gitna ng design niya. Mukha ng bear. So, ayan. For the baby. So, I have 1, 2, 3, 4, 5 clothes for the baby. Okay. So, bukod pa na dun sa pockets niya sa gilid. Ayan, di ba? 1, 2, 3, 4. May zipper siya dun. Dito sa pinakababa, tsaka dito sa taas. Kasi itong, kung makikita niyo to, itong zipper na to, access siya kunwari, para kapag yung gamit mo na sa ilalim. So, pwede mo na siyang i-open dito sa likod. Para hindi ka na, dun sa pinaka-ilalim, mag-halong cut.
So what I have here in the zippers, first stuff, is here yung nasa dulong-dulo. So I have here yung bibs. Ayan, I have bibs. Kasi wala naman lamping dito, so bibs na lang. So I have 1, 2, and 3 bibs. Tapos I have 3 bonnets as well. So that is 1, 2, 3. So actually kay Asher lahat tong bonnet na to before. And then this one is yung regalo ni Stephanie dun sa baby shower. And the next that we have here on this pocket is washcloth. So kung lilinisan siya, kung kailangan linisan ng pinupunasan lang, so I have here the washcloth. So I have 1, 2, 3. So puro regalo din to sa akin ng baby shower. And then what else can I show you? Ito yung binili namin. So binili din namin to dun sa Carter's. Same with the clothes kasama. So I got 3 mittens. So brown siya, 1, 2, and then 3 pairs. So mittens siya kasi baka nga kailangan doon kasi nails niya hindi pa naman makaputulan agad. So that's all in my baby's bag. At wala na akong nakalimutan. So i-share ko na lang sa inyo sa next video ko. Kasi masyadong mahaba kung ipagsasamahin ko na lahat dito sa isang video. Yung pati yung gamit ko. At bukod pala doon dito para sa baby, meron kami yung paperwork na ginawa para dun sa aking, sa kanilang father. Kasi hindi nila papagamit yung apelido without any consent coming from the father. Kasi meron daw dito inaapelido, tapos hindi naman pala alam ng father. Nagugulat sila na may anak pala sila. So, maintindihan mo naman kung bakit kailangan nila ng gano'n. Ayun, nandito na rin yung papers na i-print na. So, ready to go na nga kami. At last but not the least, yung una niya, so, dadaling ko rin pala siya. So, yung una niya, eto, kunin ko na nga. Ayan, yung head support. So, makikita nyo lubog siya dito. Kasi meron daw mga babies na nagkakaroon ng flathead syndrome. So, this is the perfect pillows for your baby. Either may butas siyang ganyan or nakalubog dyan dito. Kasi usually dati yung kay Asher, nakalubog lang siya. Para just to make sure, kahit hindi ko ikot-ikot yung position niya. Pero usually ganun pa rin ang gagawin ko kahit ganun na yung una niya. Isa side-side ko pa rin minutes by minutes para yung ulo ng baby is not flat. Maganda siyang circle. So ngayon, ginalalagay ko na siya ulit dito. So, eto. So, okay na. Natapos ko na siya. And that's what in my baby's bag for October 11. So, again, ihiwalay ko na lang yung video para dun sa mga stuff na para sa akin na dinala ko yung clothes. And sana naman October 11 nga ako mga na kasi ayun nga, nagpaparamdam na siya na parang nagka-contractions ako pag napapagod. And kapag mabilis ako nagsasalita, ang bilis ko ng hapuin. And may times na kapag kakain ako ng marami, hindi ko na matake. As in, sumasakit yung chan ko. So, it's the same situation with Asher. And then, I'm having a little diarrhea because dati yung kay Asher, a week before ako manganak sa kanya, ganun din yung nangyari. Parang nagkaroon ako ng diarrhea, tapos hindi ako magkakaroon ng gana kumain. At ayun, update na lang. Tomorrow, we will be having a checkup with our OB just to make sure what happened and if that happens again, who can we contact at anong pwedeng gawin. Kasi ayaw nga namin dumiretso agad sa ER. Baka false contractions lang. Sayang naman yung magagastos. Ang mahal para naman magpa-ER dito, wala naman silang ginagawa. So, that's it. Bye!